Yo, hello guys and welcome to my vlog. Ang gagawin natin po ngayon ay mag-repair tayo ng tubo. Tubo na may leak. Malakas kasi po ang tulo, ang sabi ng engineer, re-repair lang, hindi babaguhin dahil 2 hours standby na kami. Standby engine, it means patatakbuhin na ang makina. Pilot on board na. Kaya repair lang po ang gagawin natin. 10 minutes tapos na po ito. Ganito lang po yan. Tatanggalin po natin cover, tapos linisin natin yung area sa may tulo, steel brush, para makita natin kung saan banda yung tulo, doon natin re-repairin. Tanggalin po natin yung cover guys, yan, para makita po natin yung area na saan yung leaking. Kasi tingin ko nandun po sa winweldingan yan. Tanggalin po natin yan. Gamit lang po tayo ng screwdriver. Tanggalin natin yung rivets. Tapos mag-passes po tayo kay oiler. Yan. Nilinis niya po yan. Kiskis po niya ng steel brush at saka flat screw yan. Nakita na po natin kung saan banda ang leaking. Yun. Sa may welding po, sa welding, sa dulo, sa gilid ng welding, undercut po siya. Hindi na eksakto pag welding siguro. At saka siguro matagal na rin. Yan talaga pag lumabar ko, yan ang sakit niyan. Sa mga undercut binibigay. Yan o. Kiskis niya na ang flat screw. Tignan natin sa leaking. Alam po natin yung anong gagawin. Po guys, kita na po natin kung saan banda ang tulo. Gagawin po natin, mawilingin po natin ng 70-80 welding rod. 70-80 welding rod. Tapos, i-layer po yung pag-welding natin yan para siguradong walang tulo. Mga dalawang patong or tatlo, ganyan. Para matagal na naman bumigay yung baba. Guys, gagawin po natin, didrain muna natin yung tubig kasi may tubig dyan sa loob ng pipe, loob ng preheater. Preheater po yan, yung taas niyan. Didrain natin para sigurado natin na safety tayo sa pag-welding. Tapos, huwag niyo pong kaligtad na buksan palagi yung bag na yung didrain ng tubig kasi mag-welding tayo, kailangan na may kalalabasan yung usok. Kasi once na sinirado nyo yan, walang kalalabasan ng usok na pondo lang sa tubo. Magkakot po yan ng explosion kasi ang usok, pag napuno yan sa loob ng pipe, pag sarado lahat ng bag, wala siyang kasisingawan. Kaya magkakot ng explosion po yan. Kaya, palagi pong nakabukas yung barbola na yan. O di kaya, tanggalin nyo yung plants para sigurado talaga. Bago po tayo mag-start ng welding, disable po natin yung fire alarm. Tapos may naka-standby na fireman. Si oiler naka-standby niya yan, cameraman ko. Tapos standby fire hose, standby fire extinguisher. Tsaka isang langgana na tubig or isang timbang tubig para safety po tayo palagi. Pag may sunog na konti, pwede natin maapula dahil meron tayong firefighting.
guys, tapos na po. Detesting po natin, bubuksan po natin ang barbula in and out. Pupunan natin ang tubig yung tubo at saka preheater. Detesting natin kung wala na bang leaking. Tinesting po namin yan guys, isang pasada ko lang po kasi napag-isip ko may gasket dyan sa loob ng preheater, baka masunog. Kaya isang pasada ko lang muna tapos testing. Pag walang tulo, ituloy ko na lang isang pasada. Pag may tulo pa, yun, tsaka nyo siya si second pass or third pass. Dahan-dahan lang pag-welding po niya kasi may rubber po sa loob. Right, buksan na po natin ang parabola. Yan, may tubig na po. May pressure na po yan sa loob. Titignan po natin kung wala na bang tulo ang winelding natin. Yan guys. Okay. Mission accomplished guys. Isang patada lang po.